welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin natin is mag-haul ako ng mga makeup and skincare na nabili, nabigay, na ipamana. Basta yung mga na-attain kong, na-attain ba? Basta yung mga na meron akong bago from our recent trip. And ngayon pa lang, I'm apologizing for the ingay ng ulan. As much as I don't want na ganong kaingay. Pero gustong-gusto ko na kasi talagang gumawa ng haul. And bumalik na sa pag-upload ko halos every day or every other day at least. So yun, please bear with me sa weather na ito. It's out of my control as much as I wanted na mas okay yung audio. Ganyan talaga siya. Tatanggapin na lang natin siya. So let's start with the haul na lang. No, dami ko na namang sinasabi. So to start with our haul, gusto kong i-start to with the pasalubong haul lang din na bigay ni ate. Na makeup and skincare. Hindi pala siya makeup. Makeup tools and skincare. She gave me... She gave me real techniques. Real techniques brushes. Ewan ko anong variant. Anong ganon. Basta yung box niya kasi iniwan na namin. Sobrang bigat, sobrang bulky. Siyempre, travel. You need to travel light. Tapos, ayun, ito lang. Tapos, ito may kasama siyang sponge. Diba? Nakakatuwa. First real techniques ko to na legit, guys. Kasi yung mga real techniques ko from before ay medyo shoppy lang siya, ganun. So, ito, first real techniques ko na lambot niya talaga. Alam mo. Yun. Thank you so much, ate. Yan. She also gave me some other stuff. Sorry, bibili siya makeup. Bibilhan niya rin ako. Pero nagamit ko na kasi and kalat-kalat na sila, so hindi ko na alam kung saan, pero thank you. And for skincare naman, she gave me this one. St. Ives Blemish Control. Alam ko meron dito. Dalawa to. Actually, tatlo. Ginagamit ko na yung isa. Ito, nakapacking tape pa sila. Alam ko may ganito dito dati kasi ito yung pinaka-favorite variant ko ng St. Ives. Ewan ko kung bakit wala na siya o baka nagbago lang yung packaging kasi ngayon apricot scrub pa din pero nakalagay fresh skin and yung isa was may nabili rin ako before na acne control. Siguro parehas lang ng blemish control. Hindi ko rin alam pero wala na yung ganitong variant dito yung ganitong packaging din mismo. So yun siguro alam ni ate yun or binala niya lang talaga ako. Kasi nung nasa Norway ito yung ginagamit ko kasi sabi ko ganito yung variant na favorite kong ginagamit ng St. Ives na scrub. So, she gave me two. Yun lang naman pala yung naibigay ni ate from Norway. Feeling ko, kung wala pa ako nakakalimutan, pero feeling ko meron pa eh. Kasi, dyan, hindi makeup yung binigay niya sa akin. Laptop ang binigay niya sa akin. She gave me a laptop. Kasi daw, para makapag-edit ako ng vlogs ng maayos, meron ako magagamit. Kasi alam niya yung laptop ko before, sobrang bagal. Mag-open ka lang ng Google Chrome. Sobrang tagal niya mag-open. Siguro na ihagis mo na siya lahat. Di pa siya nag-open. So yun, she gave me a new laptop. It's a Lenovo na laptop. So sobrang grateful ko. Sobrang saya. No? Sobrang saya, sarap sa pakiramdam. Kasi nga nag-edit ako sa phone lang. Pero yun, hindi ko pa rin siya alam paano gamitin yung Adobe Premiere Pro. Inaaral ko pa rin siya. And since kakabalik lang namin from vacation, hindi ko dinala yung laptop. Ayaw ko pala siya masisimulang pag-aralan. So, titingnan natin kung marunong ba akong gumamit nun. And another pasalubong is, ito is from my tita na pumunta sa Norway. From a tita na galing sa London. Pag-uwi na, she gave me this one. Ellen Tracy Total Nudes Cosmetic Collection. And then, ganito siya. Set shape. Can you see it? Binigay ito sa akin the day before kami umalis at papuntang Cebu nung first na alis namin. Kaya hindi ko siya nabuksan, hindi ko siya nagalaw. And ayun, gusto ko lang din isali siya dito sa haul. Haven't heard of this brand. Pero nung nag-search ako, parang ano siya, parang kung sa America may Target, ganun. Yung mga department store nila doon sa London. Ito, brand to nung mga department store doon. So ayun, sobrang grateful ko lang din kasi makeup yung binibigay. So okay, I love. Kasi wala na ako makeup. So yun.
So, meron siyang kasamang eyeliner, lip cream, may parang lip cream, tapos mascara, tapos eyeshadow quad, tapos nail polish, and lipstick. Yeah. Lipstick. So, yun. Thank you so much, Tita Carol, for my makeup cosmetic chervalo. Ito naman, nabili ko to sa separately, actually. Yung isa is from City Mall Boracay ko nabili. So, ito. Silang tatlo. So, ito yung Ever Bilena na color stick. So, ito, nakita ko to sa Boracay, City Mall Boracay. 195 each siya. Tapos, nagduda pa ako kasi walang tester. So, I just wanted to try first muna. Tapos, nagustuhan ko yung, ano niya, yung consistency niya, ganyan. Tapos, yung shade, sakto lang. Pero, naisip ko, baka mas maganda yung ibang shade. Kaya, nung nakita ko to sa Pure Gold, Pure Gold Dao, kumuha na ako ng isang shade para magawan ko na rin ng review. And, yun. Hindi na siya actually maging first impression kasi nga na-try ko na to. And then, but this too, naka-seal pa kasi pinigilan ko talaga yung sarili ko. Huwag mong bubuksan yan. Kaya ganito pa siya. Gagawa ko to ng review and I don't know, maybe in the upcoming videos, it will come up. Another new product na nagustuhan, gustong-gusto ko talaga bilhin ever since it came out is itong BLK Skin Tint. Kasi dung, di ba bumili akong BLK from Davao, no? Eyebrows and yung duo nila. Walang available shade ng butterscotch doon. Available was almond. Ito, butterscotch sa ang SM. SM Pampanga, I think. If I'm not mistaken, SM Pampanga or SM Clark. Oh no! SM Fairview. Sa dami ng SM na napuntahan namin nung trip na yon, hindi ko na alam kung alin. Basta SM Fairview, Fairview, I think, nung nabili ko to. So, a review is gonna come up soon. And then this one also. Nakita ko to dun sa Pure Gold. Mahilig ako yung pagka naglalakad-lakad, naglilibot-libot sa may grocery. Wala, tinitingnan-tingnan ko lang yung per item. Tapos natuwa ako kasi merong ganito. Eye White Starter Kit. Tapos nandito na lahat ng products na Eye White sa loob. Nice. Andito na yung lahat ng products. Ay, hindi ko alam ha kung lahat ng products. Pero mostly siguro. Basta ito yung mga kasali sa loob. Tapos, for this whole set, it's just 249 pesos. Yun, natuwa talaga ako nung nakita ko siya. So, bumili ako. Binili ko itong isang buong to. And then, we will do an unboxing siguro. And itatry ko rin yung ibang products. Eye White is one of my trusted brands. Kasi, I love their moisturizer. Sobrang love ko yung moisturizer nila. And yung nose pack plus yung pore purifying balm. Gustong-gusto kong ginagamit to pagka punong-puno na siya and it's harvest time. Ito yung pinaka-harvest ko. Also, nagustuhan ko rin before yung Bibiholic nila. Medyo grayish lang sa face ko pero nagustuhan ko yun. Ikasama kami sa bahay na sobrang nawala yung pimples niya nung ginamit niya yung facial wash nitong Eye White. So, Eye White is a very good, affordable brand. So, we're gonna do something about it, huh? Gagawa tayo ng review niyan. Or not really review siguro. Tatry lang natin. And lastly, for this haul is, siguro ito yung masasabi kong pinaka-favorite ko from this haul. Ito yung The Face Shop Finger Cotton. The Face Shop Finger Cotton Tint. Dalawang beses kong binaligyan ito kasi first time, nung first daan namin sa SM, it was SM San Jose Del Monte sa Bulacan. And then nakita ko may Face Shop. Nagustuhan ko na din yung shade. Tapos sabi ko, parang ang liit ng 499 pesos, di ba? Tapos andun pa yung si Jowa na sabi niya, ha, 499, ang liit-liit niyan. O di, hindi ako kumuha. Andun lang yung swatch. Until the next day, naglinis na ako at naligo na. Hindi pa natatanggal yung swatch. Doon ako na-convince na kailangan kong bumili na finger cotton tin kasi parang matibay. Long-lasting siya. So, yun. Nung nakita namin to sa SM Clark or SM Pampanga. No. SM Pampanga. Nung nakita namin na may face shop that's available yung ganitong shade,
kinuha ko na, bumili na ako. Kasi parang sobrang na-convince ako na use watch. Naligo na ako. Hapon pa lang, the previous day, nandun na siya. Then, tapos nung kinagabihan, ilang beses na ako naghugas ng kamay, naglinis na ako ng katawan, naghilamos na ako. Then the next day, nandun pa rin siya. So, ganun siya katibay. Hopefully, it will stay sa lips ko. And, ayun, maganda rin yung consistency niya. Pero, I haven't tried it on sa lips pa. So, ang dami ko na sinabi. Haul lang dapat to. Parang nireview ko na siya. Pero, we will do a review on this little thing. If it's worth 499 pesos. So, yun. That's it for this video. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. And if you did, please don't forget to subscribe. And please hit the notification bell so you'll get notified every time I upload a new video. Thank you so much and see you in my next one. Bye!